Okay guys, it's me again, Chip Miloy. Welcome back to my channel. This time, pag-usapan naman natin yung training and familiarization on board. Okay guys, sa ngayon, mag-conduct tayo ng training and familiarization on how to start lifeboat engine, how to start rescue boat engine, and familiarization on how to operate the rescue boat debit. Ngayon guys, unahin natin i-demonstrate on how to start the lifeboat engine. And siya nga pala mga guys, I extend my special thanks to Third Officer Yusil Lacambra as our onboard instructor at this time. Now, battery on. Sige, start! Operation! Operation mode. Yeah. Operation mode, yeah. Glow. Glow. Printer. Glow. Okay. Right. Yeah. Okay. Tapos start. Bante atrás. Canope. Right. Right. Lights on. Outer, interior, on. Okay. Neutral. Forward. Forward. This time guys, yung demonstrate natin ngayon on how to start the rescue boat engine. And this will be conducted by First Engineer Roy Pernis. Siya ngayon yung onboard trainer natin. Okay guys, nandito tayo ngayon sa rescue boat natin. Ang rescue boat na ito mga kabaro, magkaiba ito ng type sa ibang rescue boat. Itong debit natin is battery operated, hindi siya accumulator operated mga kabaro. Yan, yan yung debit natin. Ito yung control panel natin mga kabaro. Ito yung battery source natin. Ito yung nag-operate ng sliwing natin. Itong main source natin mga kabaro. Ito ay nanggagaling to sa ship supply or yung power supply ng barko natin. Ayan is heave up ang ginagamit ng measures natin. Itong sliwing natin is battery operated siya mga kabaro. Ito yung main control ng swing ng debit natin mga kabaro. Ayan, yan yung battery operated siya. Pag i-swing natin yung debit natin to left or i-swing natin to right for launching na recovery ng rescue boat natin, battery yung power supply niya mga kabaro. Ngayon guys, magpa-under tayo ng rescue boat engine natin. But before that, don't forget to pump the fuel. Yan, pinapump ng isa nating kasama hanggang tumigas yan mga kabaro. Ngayon, papa-under rin na yan primero. Guys, no, papatari na. Ayan guys, take note, kailangan may lumalabas na tubig dyan sa galing sa makina, yung maliliit na yan. Ayan ang importante na dapat may lalabas na tubig dyan. Kasi pag walang lalabas na tubig dyan mga kabaro, it means na sira na yung impeller natin dun sa
baba, no? Yung water impeller natin. Yan, kailangan laging may tubig yan. Maliit na yan na sumisirit. Yan yung importante na magkaroon ng tubig. Yung tubig kasi na yan, yan yung cooling water natin sa engine natin, mga kabaro. Ilang mo dito? Wala. Ayun, i-unlock mo lang siya. Okay. Basta nakalock siya, hindi siya mag-release. Yeah, unlock. Kanina, bisado pa kasi. Kaya isa lang yung baba natin. Asa may iyon kani wala op ni dire i op ni sir pwede man daw pwede to like on lahat lahat pwede di dalawa oh pwede on lahat sir pwede man lahat ya tapos sir og mag magbira i op ni di on lang on lang lahat ya kanila toplokon mm. Pwede di on tanan swing lay lay man ako na sir battery kini siya sa swing ni siya pwede on lahat pwede on lahat sir kini siya kuwan siya motor nito sa likod hydraulic up up lang siya sir kuwan siya ibang klase siya hindi siya yung I hope guys na enjoy kayo sa panonood sa videos na na-share ko ngayon sa inyo tungkol sa familiarization and training natin dito sa barko. Itong training natin mga kabaro, kinakandak namin ito monthly, no? Para laging refresh yung mga kasamahan natin. So thank you guys. I hope you enjoy. And please don't forget to click the subscribe and likes, no, para patuloy tayong updated sa mga sunod nating mga videos, sunod nating mga pag-aralan. So thank you guys and God bless.